So what's up mga Ludi? So for today's video nga ay ito yung ituturo ko sa inyo. So as you can see guys, dito sa ating screen, ayan. Mga template po yan na kung saan pwede natin gamitin kung gusto nating i-post, kung gusto nating mag-post sa ating mga social media. Tulad ng Facebook, Instagram at marami pang iba. So yan guys, edited na yan. So pwede mo na yan gamitin. I-edit mo na lang yung word. Pero guys, syempre, pwede rin tayong gumawa ng sarili nating design. So, paano natin gagawin yon? Syempre, i-click lang natin itong create. Let's say, for example, gagawa tayo, no? Ayan, click natin yung create. So, dito, pipili ka dyan kung anong size ng picture or ng photo na gagawin mo. Let's say, for example, kung pang thumbnail sa YouTube, ayan yung gagamitin mo, 16:9. Pero kung gusto mo ng mga post sa FB, ayan, nandyan yung mga size ng pictures. Kung post, profile. So, ayan, nandyan din. At saka dito naman sa Instagram, nandyan lahat. Ayan. Dito naman sa YouTube, nandyan din. So, napakarami guys. Ayan, as you can see, maraming size yung picture na pwede nating pagpipilian. So, let's say for example, gagawa tayo ng post sa Facebook. So, syempre, dito tayo sa size for FB. Ayan. Let's say, for example, gagawa tayo ng post. So, i-click natin itong post. Ayan, yung size ng post. Click natin yan at gagawa tayo. So, as you can see dito, maraming background na pwede nating gamitin. So, ayan. Kung gagamitin mo yan, guys, syempre, yan na mismo yung magiging background ng picture. Pero, syempre, guys, kung gusto ninyo ng ibang background o mas gusto nyo yung sarili, meron kayong naka-provide na kayo ng sarili nyong iba background ng i-edit ninyo, syempre pwede nyo yung i-click tong gallery dito sa taas, ayan. Kaya naman kung color lang yung plain, nandito yung color, ayan. Ito mga mga customized na mga background. So ngayon yung gagawin natin guys, kiklik lang natin tong color kasi gagawa tayo ng plain lang dahil meron pa akong papakita sa inyo guys. So, click natin tong ayan yung check. Tapos, yan na yung lumabas. Syempre, yung plain na color na pinili natin. So, ngayon guys, kung pipili tayo ng background na mas maganda, i-click lang natin tong effect. As you can see, maraming icon dito sa baba, ayan. My text, sticker, image, effect, at background. So, ngayon, yung pipili natin itong effect para mas gumanda pa yung background natin. So ngayon guys, pipili tayo dyan. Pwede tayong pumili kahit ano dyan. Ayan, napakarami pagpipilian. So ngayon, ano ba yung mas magandang piliin? Ay, i-fold nga pala natin to guys para mas makita natin kung mas maganda siya o hindi. So napakapangit niya. So ito na lang. Ito na lang guys. Medyo mas maganda pa. Ayan. Tapos mag-add tayo ng text. So ngayon, mag-add tayo ng text. Ay hindi, sticker muna, ayan. Hanap muna tayo ng sticker pang design sa ating gitna ng ating picture. So maghanap tayo ng sticker dito. So medyo mahangin dito guys, no? Hanap tayo, wait lang, medyo loading pa. Ito dahil na-download ko na to eh. Yung iba hindi ko pa na-download yan eh. So ito na lang. So ayan, palakihin lang natin yan guys. At maglalagay tayo ng word dyan. Yan. Tapos, ngayon, mag-add na tayo ng text. So, let's say for example, ito. Valentine's ngayon eh. Meron bang ganun? So, I love you to the moon and back. Moon and back. Yun. Lagyan natin na ito guys para mas malapit siya. Ayan. So, ngayon, ayun. So, ngayon, add na natin siya. Ayan. At dito, guys, pwede tayong pumili ng font. Ayan. So, kahit anong font na gusto mo, marami dito ang pagpipilian. Tulad niyan. Ayan. So, pumili ka lang ng font na gusto mo. So, ngayon, mas bibilisan pa natin yung tutorial natin kasi nalobat yung phone natin. So, sorry, guys, hindi tayo nakapag-charge. So, let's say, for example, yan yung napili natin. O, ito. Yan. Tapos, kung gusto mong palitan yung color, syempre, pwede.
click mo lang tong color. Ayan, papalit, magpapalit at magpapalit na yan ng color. Ayan. Pero kung gusto mo ng ibang color, nandito naman ha. Mayroon dito pagpipilian. Pero syempre sa atin, mas gusto ko black lang eh. Tsaka lagyan natin ng outline na white. Adjust natin to. So yun. So medyo malupit na siya. Try natin lagyan ng shadow. Shadow clone. Ano ba mas magandang shadow dito? Wait na lang kaya ulit. Pangit, swag na lang shadow. So ganun na lang. So ayan, nakagawa na tayo. Adjust lang natin. Medyo pangit siyang tingnan, guys. So hindi kasi ako ano, hindi ako magaling sa pag-edit. So kayo na lang bahala kung gaano kayo kagaling pag-edit. Mag-explore lang kayo dito at marami kayong makikita. So ngayon, guys, kung gusto mo namang mag-add ng picture, meron ditong image. Pwede kang use camera lang or use gallery. So sa gallery, syempre mapupunta ka sa gallery mo at pipili ka doon ng picture na gusto mo. So ngayon, yan lang yung obra natin kasi napakagaling natin, guys eh. So yan, pwede mo na yung i-post doon sa Facebook. Syempre, da-download mo yan. Ayan, nandito sa taas. Click mo yung download. Wait lang natin, guys. So ayun, tapos na siya. Na-download na siya, guys. Kung pupunta natin yung gallery natin, click natin home. Style dito. Ano yan? So nandito na siya sa gallery natin. Ayan, na-save na agad siya. So ngayon, pwede mo na yung i-post sa FB. So ganun lang kasimple, guys. So yung mga magagaling mag-edit dyan, so syempre mas galingan nyo pa yung pag-edit kasi yung obra natin ay napakaganda eh. yan lang yung kaya natin gawin eh. So yung application nga pala na tinutukoy ko, guys, is ano, ito siya, ayan. Ultimate Thumbnail Maker. So yan po yung isesearch nyo sa Play Store, sa App Store, o kahit anong store, basta app. So yun.